something. Ay, nakakuha na ako. Good afternoon, everyone, and welcome to John Rex and Faye wedding reception venue. Now, let us welcome our newlywed couple, John Rex and Faye, together with the parents and the sponsors. Photographer niya. Through your hands and shine through your heart. At this time, we are
request Pastor Mel Barnego to bless our newly weds. So, bago kita magpadayon sa ilang kalipay kag sa ilang honeymoon karon, especially ang ilang pagtagumpay sa ilang kasadya ka man sa gabi. Okay na, preparado na karon to, okay, no? So, before that, maghahatag ako lang ng isang word of encouragement or word of God, nga, which is in Proverbs chapter 19 verse 14. Okay, so the Bible say houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord. But silingon, ang mga balay, ang mga banggad, pwede mo mamana sa imong ginikanan. Pero, hari na brad, ang butanan ni asawa, regalo sa Diyos. Ang butanan ng asawa, ano pa kami yung brad ng asawa, brad? Dito ka, brad. Ang butanan ng asawa, regalo sa Diyos. Amen, brad. Amen. Before that, mga moya kita, let us close our eyes. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful day. Thank you for the privilege that we have, that we can share your word, God. We know, Lord, that man does not live by bread alone, but in every word proceeded from your mouth. As we ponder your word, let your heavenly wisdom and knowledge be upon us. And also, Father God, we pray for the blessing for our new meeting in you, sa sining atin yung honor. Thank you in Jesus' name. Amen. It is not good for a man to be alone. So indeed, maayo nga kung sa tingin sa ang lalaki or babae. That's why yung partner ang ginaw. That's why subong adlaw yung partner gito mo sa Diyos. Wala ni nagabase kung pareho ka mo itsura. Kasi yung sa iban, kung pareho ka mo itsura, dali gito mo magkatuluyan. No, mga maedad, no? Daw ginahambalang din niya kung pareho tsura, dahil dito mo magtuloyan. But, the Bible say, ang pag-asawa ay hindi ni basta-basta. Kag, bisan pa sa pulos ng Diyos sa Proverbs chapter 5 verse 18, magkalipay ka sa imo asawa, kag magkasadya sa imong babae nga imo gin pangasawa, samtang pamatan-an ka pa. Now, sa pagpakasal, damo ang isa gina subong, like sa po subong, damo ang nagapanguna-una sa mga tao nga pagkasal damo isa 2 years, 3 years nagakadula dano kalipay. But then, taan mo gin, nga mabawagin na sa pulos ng Diyos, nga ambot anan, kag mahinang panang asawa, regalo. Mga mister, sano da mga mister? May mga mister lang yan din. Na, ari isa, yung mga asawa tay, agimpilin mo lang. Okay. Hindi man pwede ka pang ulam, no? Sige, original na. Mga mister pamati, kantota na sa counseling ha. Mga mister, sa inyong most especially sa inyong aduwa, kung si Mrs. pamati ha, kung si Mrs. Aki, pabay eh. Pahambala lang. Okay? Hindi pa sabay. Number ang ginan niyo. Okay. Kung si Mrs. mga mister, kung si Mrs. Aki, hindi pagsabayi, pabay ilang ang maghambal. So anong imo-imoon? Magtimpla ka sa Diyos. Dapat matugnaw. No? Kaya kung tugnaw ang Diyos, namin ano, no? Kaya kung si Mrs.
magunta ta sa paghambal, sigurado, ihatag mo dahil ang Diyos. Kaya kung ihambal mo, ihatag mo ang Diyos, kaya kung sa diin, hambalan mo si misis mo. Haan, ano tawagat na ito? Han, bilangga, langga, ari ang Diyos, hindi ka mag-surrender, kaya mo na. So kung aking samo na lang yung mga, hindi pagsabay eh, be a water, kundi, tingtahan din lang sa asam, malamig nga, juice. No? May cobra energy drink. No? Langga, pag meron ka nito, wala kang talo. So dapat, kaging pangasawa mo siya, isang sa ako na asawa, malamig na, sa mga mister, palanggaan nyo yung asawa. Especially sila nga ba, no? Ilan ni sumong adlaw. Hindi pag kontraha kung ano ang gusto nila. Pabahit. Okay? Dapat suportahan. No? Kag mga mister, listen carefully. Hindi ka mong maghamba sa inyong partner sa mga tinaga na masakit. No? Kaya nga ah, kung ikaw maghamba sa iyong asawa, hindi ka nila yung malipatan. Even 5 years, 10 years, hindi nila malipatan ang iyong humbal. Kaya nga ah, nagkatsuk nila, tagipusoon. So, dapat galihalalungan, no? Palanggaon, kahit hindi paghambalan sa mga makasakit ng mga tinaga. Nagari pagi. Hi pastor, kung kaysa da, hindi hambal mo. Hindi ba yung mga tinaga? No? Kapit pa akong mag- ba? No. Hindi tayo, wala man na problema. Kung ang babae, mga mister, kung ang mga babae maghambal sa aton sa mga tinaga na hindi maayo, wala na problema. Kaya nga ah, hindi kita sila mapikuan kakatay. Busan ano ila ihambal sa aton, hindi kita mapikuan. Nga ah, wala ba tagapamati mo? Ang aton niya ginapamatian kung sinong ba daog sa NBE o sinong nagdaog sa bulan. No? Ay, niya brad. Amo mo na. So, wala problema. But si Mrs. ang malaking na tinaga. Atong Japan pala. Palagaon sila. Amen, Brad? Okay. So, nung ako natumba, eh, wala din ko na panyaga kagina, kaya di-prepare ko niya akong tiyan. Now, gutom na. Ha? So, tandaan lang, Proverbs chapter 19 verse 14. Na pangabay-abi ang duwa sa patindog. Okay? So kung kamo may mga asawa man ka, pwede man ka mong katubangay. Pwede man ka pang wala sa may mga asawa. Why ka mo na mga asawa? Okay. So, tanda. Ato bang itong adi nga daw? Ari, hamo na yan eh. May mga video? So, Brad, hambala yan. Hambala git sa gino. Which is ang naghatag sa mga nangyayanan mo kagman ng panon ng asawa. Okay. Kagang hindi na isa ka pagkagay kung sa diin ang inyong dog kagmang disayang sa kabuhi. Prepare na ito ginoo sa inyo. Kaya kamo, ara na sa itsak kong edad. No?
Within the Bible say, do not awaken love kung hindi pa insakto sa oras. Pero kahit insakto na kamo sa oras, tiyo na para pabugtawan nyo ang mga desire sa inyong mga tagipusoon. Ayos? So, lantawon natin mga ginikanan kung ano ang ilang apag palagaan ay paagi sa ilang apag kisa or paghilok na. This is kung sa diin divine nga kasal na sila which is ini ginahimo para sa mga kasal, no? Hindi ni para sa mga wala pa na. Wala pa na asada. Wala pa na. Wala pa na proper, no? So, ini ya sagrado na kag kasal na sila kag they have the right to do this. So, okay? Palayo-layo na tagamay para ni Pastor mo. No? So, isip lang kung hasta sa 5 seconds. Okay. Dapat, kung wala pa natapos ang 5 seconds, hindi na na magbulag. Okay. Dapat 5 seconds. Okay. So, okay. Ako bangay? Okay. Okay. Oh, oh. Ah, sige. You may kiss your beautiful wife. 5 seconds. Okay. Okay.
this time, let us all witness as they partake their slice of cake. 1, 2, 3. Okay, let's give them a round of applause. Salamat sa ato MC nga naghatag sa authorize sa ako nga pagkalawang lawag sa sipit-sipit. Okasyon ini sa kasal sa aton. Ako panalagong mga maninay. Anugnog, ikaw ay napagpapit ipapanukuha si John Rex. Sa wala pa nang nakakaon, ikaw magkahuya, kaya dapat magpakaon. Oo. Hindi ka mo maghambal nga kung wala ka mo isipit, hindi ka mo magkaon, hindi ah. Kung ari nakakaon ka tulog sipit, magkaposipit man ka mo. Kung wala ka mo ilog sipit, ang importante na kakaon kita. Okay. Sa amon nga pamilya man, ari dire, kinahanglan ni pamilya nga guguma. Nan. Ako ya sampa ko karon ako nga uyan sa Pasikulon, Pasig ug Balipat ko, pero dugon lang ug asik indi ko ka patapit na. Okay, ako yang naghambal. O sa tanan nga batiya pa na, ara pa na. Ang iba nga mga katiya ali diyan dire sa kaluluhan. Kapitugan. Halo. Padang sa kanyang Rex plus 8,790. So amo na karami nami nga mayara sila bulik. Ihat po John Rex sa kay Paye. Hindi kita bilhin ng bisang 50 pesos. Oo. Nga si Paye iya, amo ang magkontrolar sa ang gasto. Kaya siya nagkalista ko. Doon hapon, siyampo. Na, kaya bago pa ka mo nagkasahay, basta kaya mga lusyon. Kamu na sila ng maghebalo. So, wala mo kasalamat. Diyan ang porta. Sa pag-offer sa aton pagpapitkaduha. Gusto din naman mag-congratulate sa aton ninyo ni Wed. Pagpangasawa, pagpamana, mas damo kita sa i-encounter ng mga hardships, problems, and challenges
para ma-reach naton o kung malabot naton ang success in life. But I'm sure you are prepared for that. No? You are strongly prepared for that kay may arama ka mo ng mga experiences and observations sa inyong mga relatives and friends, no? So, sa kay Ma'am Faye, damo siya sa mga co-teachers na naging successful na, at nag-start man sa pariho sini, no? On, pila ka rin ako pa years